After nyo po matapos yung reference load, ang step 2 sa definition, seismic definitions. So dito na tayo. Mabilis lang to. Okay? Matagal kayo sa reference eh. Dito mabilis lang. Okay, for seismic definitions, mag-add lang tayo para mag-open po yung seismic parameters. Ito yun. First step, pili kayo ng code. Siyempre po, may drop-down button dyan. Hanapin nyo yung UBC 1997. Wala mong NACP dyan. So, UBC 1997 kayo. Okay, so ngayon po, meron ditong checkbox po na include accidental load. According sa code po, kailangan nyo pong include yung accidental torsion ng building. Okay? Pero po yung checkbox na yun, optional. Pag chinek nyo yun, hindi kayo makapag-check ng drift. Okay? So kaya po hindi natin gagamitin yan. Kung hindi nyo gagamitin yan, dapat yung ano nyo, yung seismic load nyo, 8. So di ba po 8 yung seismic natin? Kaya hindi natin kailangan yun. Okay? Ang kailangan nyo lang gawin, fill up pa natin yung parameter dito po, which is nasa design criteria na yan, binigay ko na sa inyo. First, yung zone, 0.4. Importance factor, 1.5. Then, yung R, yung seismic modification factor, 8.5 po yan pareho. 8.5. Take note, hindi constant yan ha. So, pag nabago na yung structure, napapalitan niya. Then, yung soil profile type, kay NCP A, B, C, D, E, dito naman, 1, 2, 3, 4, 5. Same lang yun, ano lang yun. So, type 4 kayo, or type D. Next, yung value ng NA. So, ito po yung kinampit natin, yung kung gaano kalayo sa fault line. So, yung NA natin is 1. Then, yung NV, 1.2. Okay, so ito na po yung parameter. Next, may nakita po kayo dun sa baba, may meron tatlo pang parameters na kulang. Pero, may mga asterisk. Okay, so ibig sabihin nun, optional lang po yan. Kahit hindi nyo lagyan tong tatlo na to, okay lang. Si STAAD.Pro ay magkocompute ng period. Okay, so lahat po kasi ng seismic analysis, ang kinocompute natin, period ng structure. So, ayun po yung period ng structure. So, explain ko sa inyo kung ano yung ibig sabihin ng period ng structure. Okay, so, for example, meron tayong structure ito. Tapos may mass. Yan yung simplification ng isang structure. Siyempre, pag lumindol, may ground motion, gagalaw yun. Gagalaw siya. So, syempre, from initial position, pupunta siya doon, tapos pupunta siya sa kabilang side, tapos babalik siya sa initial. Yung time na na-consume niya para sa isang cycle na yun, yun po yung period ng structure in seconds. Okay? Yun yung kinocompute natin, yung T. Okay? Kaya NACP po, merong empirical formula for computing the period. Ito po yung empirical formula. Okay? Dapat alam nyo kung ano yung CT. Ang ibig sabihin po ng CT, ito lang, tatlong value lang yan. Pamimili lang kayo. Kung concrete, 0.0731. So, ito yung gagamitin natin, 0.0731. And then, imumultiply nyo lang daw po sa height ng structure. Yung HN is structural height yon. Tapos, i-raise nyo sa 0.75. Makukumpute nyo na yung empirical period. Okay, magagamitin nyo lang po ito if ever pure yung material. For example, pure concrete, pure steel. So, basta ganun. Pero hindi na po applicable tong empirical formula if ever, let's say, yung dalawang floor ay concrete, tapos yung additional floor ay steel, hindi na applicable yun. Kaya po, may option po dito kay STAAD.Pro na siya na lang yung mag-compute. Pag hindi ka naglagay ng value, siya yung mag-compute ng period. Ibe-base niya po kung paano nyo minodel para makompute na yung exact period ng structure. Okay? So, gawin natin, kasi usually po yung nag-check ng STAAD.Pro nyo, nagma-manual calculation. So, para same kayo na makompute na base shear, yung manual, tsaka po si STAAD.Pro, same yung base shear na makompute nyo, input nyo po yung makompute nyo doon sa empirical formula. Okay? So, lagay natin. Yung value ng CT na gagamitin nyo, yung 0.0731. Tapos, compute natin yung T. So, yung structural height nyo po is 8.9. Yung height ng building. So, 8.9 raised to 0.75. Tapos yung makukuha nyo doon, imumultiply nyo doon sa CT na 0.0731. Makukumpit nyo na po yung period. Okay? So pag inumpit nyo yun, makukumpit nyo po ay 0.3767 seconds. So pareho na yun. Same na along X saka along Z. 3767 seconds. Yan. Actually, meron kayong limit. Meron siyang ano, parang category. Kapag greater than 0.7 seconds, high rise na yan.
Pag 0.7 seconds below, so low rise to mid rise. Yun yun. Ibig sabihin, mabilis mag-vibrate yung building pag less than 0.7 seconds. Ayan na po. Na-fill up niya na po yung parameter for seismic. Then, i-add natin. Then, automatic po, makikita niyo po, mapupunta siya doon under seismic definition. Nakalagay UBC 1997. Actually, yung ginawa nyo pa lang, parameter pa lang. Hindi pa siya mag-generate ng seismic. Kasi kulang pa yung definition. Kailangan nyo pa pong i-define yung effective seismic weight. Kaya po nakita nyo, hindi pa nag-close yung dialog box na to. Pinapa-define nyo po ulit lahat ng dead load tsaka live load na ginawa nyo dun sa reference load. Okay? Pero okay lang, huwag nyo na pong ulitin. Gagamitin lang natin dito yung reference load second to the last. Hanapin nyo yun. Okay, kumbaga, i-re-recall nyo lang yung niload nyo kanina. Okay? So, syempre, according po sa code, kapag lumindol, yung 100% ng dead load, mag-move. So, kunin nyo na po yung R1DL. Gagamitin nyo yan. Paki-highlight. Highlight. And then, click nyo po yung single arrow. Ibig sabihin nun, include. Ayun. Tapos, yung factor natin, 1. Ibig sabihin, 100%. Gagamitin nyo. Mag-move yan pag lumindol. Okay. And then po, according sa code, portion lang daw ng live load yung mag-move kapag lumindol kasi di ba po nag-evacuate sila pero hindi lahat nakakalabas. Okay? Meron daw pong mag-move na 25% ng live load. Okay, paka-select yung R2 tapos include nyo yun doon sa right side factor natin 0.25. Okay, so ganyan yung gagawin nyo kapag building structure. Pero for example, covered court yung model nyo, wala namang live load yun, roof live load lang. Ibig sabihin nun, dead load lang kasama nyo. Wala pong live load. Then may special case po yung mga jail building. Hindi kayo mag-reduce ng live load. 100% pa rin yun. Hindi sila lumabas. Baka sila lumabas. Okay, so yun na po. And then along Y, paki-add. And then close. Then tapos na po kayo sa seismic definitions. Yun na po yan.